Mga kaibigan, nandito ngayon si Congressman Bong Teves Jr. ng TGP Party List para makiisa sa pagtulong dito sa lungsod ng Pasig. Andito rin si Consilor Junjun Concepcion na siyang bumuo o gumawa ng isang programa para sa mga Pasigueño. Ang programang gawin easy ang online study. Gabay at alalay sa turo ni tatay at nanay. Pasig News Update. So, good morning. Ipansin po namin, lagi kayo dito sa Pasig. Ay, yes po. Alam nyo, kasi tinutulungan natin ang ating mga taga-Pasig ng mga kababayan, lalong-lalo na, siyempre, napaka malapit po sa puso ko si Consilor Jun Concepcion. At hindi lang po sa malapit sa puso ko is my paternity brother. At pangalawa, napapansin po natin na isa po siya. O napaka siya po talaga ang number one na pinaka masipag na kunsyal dito po sa buong Pasig o baka sa buong Metro Manila na. Well, na-mention kanina ni Consi Junjun, may pagpapala daw na dalawang covered court next year. Kailan po ito mag-umpisa? Alam nyo, itong ating konsilor, napakasipag itong mag-follow up eh. kahit alas 11 ng gabi, tinatawagan ako. Kaya hindi ako makatanggi, napapauo na lang ako. Naraginip kaya ako o hindi. But anyway, matutuloy po yun. Matutulungan po kami ng aking pamangkin na si Congressman Romana Romulo para pagtulungan namin niya ang mga pangailangan ng konti ng Pasig. Ibig ko nga sabihin, dito sa kikol si Junjun Concepcion, kung ang Pasig po ay mayroong isang congressman, i-adapt nyo na ako na kahit maging kalahati man lamang natulong ko bilang isang congressman din ay ma-deliver ko po dito sa Pasig. Dahil alam naman po ninyo lahat na ang isang party list po o TGP party list po ay congressman ng buong Pilipinas. Hindi lang po ito ay kongresman ng isang distrito, kaya ito po ay kongresman ng buong Pilipinas. Kaya po, kung meron kayong isang kongresman, sa katauhan po ni Kongresman Roman Romulo, isama na niyo po ako, meron po kayo sa aking kalahati katungkulan bilang kongresman ng Pasig. Kasi Junjun, ano ka itong project ninyo dito sa pakikipagtulungan ng TGP? Yes, lubos nating pasasalamat sa TGP Party List. Siyempre, ang aking kabrad na hindi tayo pinababayaan dito sa Lungsod Pasig, Brad Kong Bong Teves. Alam niyo po itong programang ito, nung binabasa atin, yung gawing easy ang online study, akma-akma sa panahon ngayon dahil nga bawal ang face-to-face. Sa gabay ng mga tatay at nanay, at least makapagturo kami sa ilang mga nanay at magte-training po kami ng pwedeng magturo pa para kahit po sa mga eskinita. Alam naman natin, bawal ang gardenings, pero kahit pa 20-20, makapagturo tayo. Dahil ako, kahit ako, isang magulang, no? Bago ko umalis ng aking bahay, chineche ko yung aking anak. At least yung mga maliliit na bagay na maituro natin, basic sa mga magulang, malaking bagay po to. At ito naman po ay coordinated sa ating butihing Mayor Vico Soto, Congressman Roman Romulo, at sa DepEd po. No? Kaya nagpapasalamat po kami sa mga principal din na nakahandang sumuporta dito sa programang ito. Pero hindi ito magkakaroon ng katuparan, kundi po sa tulong at suporta ng ating kaibigan, TGP Party List, Congressman Bong Teves. Ilan po ang mga parents na makikinabang sa programang ito ngayon? Ngayon po, yung launching po natin, it's about 200 po yung nakita natin mga magulang. At asahan po natin, in the next coming weeks, bababa na po kami sa mga grassroots, sa mga eskwelahan. No? Tuwan-tuwa po yung ilang principal na binalitaan po natin itong programa. Well, maliban po dito sa proyekto ninyo, may iba pa ba kayong ginagawang proyekto sa ibang bahagi ng Pilipinas? Ay, marami po. Kasalukuyan po tayo namimigay ng mga tulong tulad ng mga educational assistance sa mga indigenous natin na mga kababayan na mahirap. Halos marami na po tayo napupuntan. Halos nasa mayigit 20,000 na isaris po ang bigyan natin. Kasama na dyan yung mga tricycle driver,
jeepney driver na nawala ng trabaho nung panahon na talagang kasiglahan ng pandemya. Kaya, pero hanggang ngayon, patuloy pa rin tayong tumutulong. Patunayan. At itong na nakaraang bagyong Quinta, namigay po tayo sa Quezon at sa Bicol Region ng kultong tulong. At nagpe-prepare na naman tayo, pagbibigay na naman ang tulong sa mga tatamaan ng bagong bagyo. Kaya, at dadagdagan ko lang po, itong programa ni Consilor Junjo na makaganda. Ito ay tinatawag ko ito na Nanay Gabay sa Kapwa Nanay. Kasi itong mga tinuturuan ngayon, ito yung magtuturo sa kanyang kanilang mga kapwa nanay para kung paano gumawa ng tamang pagtuturo sa kanilang mga anak. Yeah. So si Junjun, nung mga nakaraan, napakaraming tulong ang binigay ng TGP during pandemic. Ano po yung komento ng mga Pasigueño dito? Ay, sobrang dami, no? Una ho, kung kasama kita Nep doon, kung matatandaan mo yung okra, nag-trending sa buong lungsod ng Pasig. Isang container van yata yun, ilang tonelada, sa pamamagitan ng TGP party list. Yung mga ayuda sa mga brad at sa hindi mga kabrad, yung mga bigas at relief goods, meron dyan, may face mask, meron ding gulay. So, napakarami. So, kaya ang ating pamahalang lungsod ng Pasig, eh, nagpapasalamat talaga sa TGP. Sila na po yung ating partner in service. Oh, pababa na po ngayon yung mga naapektuhan ng COVID-19. Pero ano pa rin po ang panawagan ninyo sa mga Pasigueño at sa buong Pilipinas? Ay, palagi pong sinasabi, kung po ako magmimisahe, na palagi po tayo mag-ingat. Alam naman po natin na ang kalabi natin ay hindi natin nakikita. Sumunod po tayo sa mga antuntunin ng ating pamahalaan at sa mga batas na gustong ipatupad sa ating na Department of Health. Napakahalaga nun. Kailangan po nating tandaan na ang kalaban po natin hindi natin nakikita. Ibig sabihin, anytime, any day, pwede silang umatake pag meron silang pagkakataon. Kaya nasa atin na po ang pag-iingat. Kaya pinapakiusap ko at ako'y nananawagan sa ating mga kababayan na sumunod at mag-ingat. Yan po ang napakalaking sandata na pwede nating gawin laban sa pandemya. Kung si Junjun, nakita natin sinusunod nyo yung protocol for social distancing. Yes, oo. Yung social distancing, kailangan sumunod tayo eh. No? Dahil syempre tayo yung role model. Pero sabi ko nga rin sa mga ikot eskwela ko, binabanggit ko wag tayong maging kampante. Nakakalungkot na balita 2 days ago, ang bansang France na lockdown ulit. Ibig sabihin, nag-trigger, bumalik si COVID-19. Huwag naman po sanang mangyari sa ating bansa, sa ating lungsod. Dito sa Pasig, kahit bumababa na po ang bilang ng cases ng COVID-19, hindi pa rin tayong pwedeng magkampante. Sundin pa rin po natin ang mga health protocols na alituntunin ng pamahalaan. Panawagan niyo po. Mga Kapasigueño, kasama ko po ang service and partner natin. Wala hong ibang party list na nagbaba po ng programa na bukal sa puso kagaya po ng TGP. Ito po yung ating kapatid Brad Kong Bong Tebes, bumaba po sa ating lungsod in spite of very busy schedule. Pero nandito para makita yung mga Pasigueño na gustong matuto dito sa gawing easy ang online study. So ito po ay bababa po natin sa mga bawat barangay. Kaya intayin niyo po kami mga Kapasigueño. Kita-kita po tayo. God bless po. Maraming salamat. 0-9-7 2010 na ay minalo. Oy! Malakot naman! Okay, maganda. Kasunod pa yan. Ha? Hindi lang ngayon na araw na ito. Congratulations! Thank you po! Ayan. Kailangan ko rin ako sa bar. I-review namin kayo. Ayan. Nanay po kayo. Yes, sir. Pangalan po niya. Nanay po niya po. Ilan po anak nila? Apat po, dalawang malalaki, pero may dalawang malalaki. May pahapon na dalawa. Anong grade level na po? Isa pong grade 8 at isang grade 5. Grade 8, isang grade 5. Madali po magturuan o medyo may kahirapan? Mahirap po. Sana po makatulong. Marami po tayong modules, pero ito baka mas malilibang po sila pagkataan. Malaking tulong po ito kasi actually, ako po, bata pa yung mga anak mo.
Bata pa po ang aking mga anak, nasanay po sila ng libro dahil may kapatid po ako nga sa ibang bansa. Na lagi kami pinadadalahan ng mga storybooks. Kaya simula po nung bata yung mga anak ko, talaga mahilig sila sa libro. At noong po kami ay mga bata pa, yung mga magulang ko po ay nag-acquire sa amin ang Collier's Encyclopedia na napakalaking bagay itong nagamit namin during the time na kami po ay nag-aaral. Kaya ito po ay magiging malaking tulong din po para sa akin at aming mga anak. Maraming po salamat. Congratulations. Ayan. Kasi sabi po para sa barangay leader nito. Sabi ko hindi. Palitan na lang. Bigay muna natin ngayong araw na ito. Pwede ba na? Abihay. Hi sir, number 20 po. Okay.